Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa panahon ngayon, mahalagang naaalagaan natin ang ating katawan at kalusugan dahil talagang napakamahal magkasakit. Dahil dito, marami ang nahuhumaling at nagbabalik sa tradisyonal na medicine gamit ang herbal plants. This morning, mga kapuso, isang herbal gardener ang ating magkakasama na masugid na ipinopromote ang traditional medicine. A nurse by profession, mga kapuso, let's all welcome Ma'am Purificacion Serna. Na yung pagkabigat, Ma'am Puring, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Na yung bagat, amin nga, agwibuya nga, kapuso. Okay, kumusta po ang umaga natin dyan sa lungsod ng Pino? Mabuti naman po. Okay, gusto ko malaman, paano po ginugugol lang isang nurse ang kanyang umaga? Kanina umaga, usually ang ginagawa ko po, early morning exercise sa aking hardin. Wow. Okay, Ma'am Puring, kayo po ay isang nurse by profession. And at the same time, kayo rin po ay herbal gardener. Kwentuhan niyo naman po kami kung paano po kayo nagsimula o ano ang nagtulak sa inyo para maging isang herbal gardener. Actually po, noong naka-duty pa ako, way back 1977, nagpro-promote na po ako ng uses of herbal medicine or medicinal plants. Then, after my training in February 1982, lalo po ako na-inspire na mag-promote ng medicinal plants. Naisipan ko kung i-promote ko kasi yung aking anak po na dalawa ay nagkaroon ng tonsillitis. Okay. And then, naman po na nag-undergo na ako ng training noon. So, pinayuhan ako ng doktor na magpa-opera kaya lang hindi ko pinaoperahan. Instead, gumamit po siya ng antibiotics at saka itong lanting. Okay. Ma'am Puring, meron bang mga pagkakataon na kung may pasyente po kayo ay nagre-recommenda kayo ng mga herbal medicine imbes na yung gamot na nire-reseta ng doktor? Usually po, yung reseta ng doktor, nire-recommend ko pa rin, pero nagsusupplement po ako ng herbal medicine kung gusto po nila. Okay, okay. Ma'am, pwede bang malaman kung ano-ano na po yung mga herbal plants na nakatanim sa inyong mga bakuran? Actually, as of now, may mga tanim ako na 50 plants sa aking front yard. Nandito po ang mga example niya, itong mga gumamela. Itong gumamela, ginagamit po ito sa boils at saka sa sore eyes. Okay, okay. Then yung atin pong bayabas, ginagamit po ito sa diarrhea. At saka toothache, at saka pwede din pong aromatic bath. Then meron po tayong saging. Ito po yung karaniwang ginagamit po. Ito yung tinatawag nating kantong. Ito po yung latundan. Ito po yung ginagamit sa diarrhea o sa nagpapain. Then, yung pong dahon ng saging, ginagamit po yan sa bed sores. Ma'am, kung maaari, ano pong payo ang pwede ninyong maibigay sa ating mga kapuso na nais magsimula sa herbal gardening? Ang maipapayo ko po, now is the right time na magtanim sila. Pwede po silang dumalaw po sa aking food and medicine garden. At pwede ko po silang bigyan ng aking mga seedlings, mga tanim, at saka mga seeds. Balita namin, Ma'am Puring, habang nasa garden po kayo at naghuhukay po kayo doon,
Abay, may nahukay pala kayong higanteng kamote? Totoo ba yun? Mm-hmm. Paano nangyari yun? Almost kilos po siya. Oo. Gusto po ninyong makita yung aking kamoteng kahoy? Ah, sige nga po, ipakita niyo po yung 9 kilos na bigat. Si Ma'am Puring, buhat-buhat. Ayun. Ayun oh. Nakikita niyo mga kapuso yung nahukay niya sa kanilang garden. Ayan. Napakalaki na kamoteng kahoy. All right, maraming salamat Ma'am Puring. Sana po marami pa kayong matulungan sa inyong herbal medicine. Ingat po lagi. Okay, ingat din po kayo. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Good morning. Sir. Thank you. Diyan lamang po kayo mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.